Magandang umaga ho, magandang umaga Philippines, magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Kamusta na ho kayo? Araw ho tayo ngayon ng Miyerkules, petsa 15, di ba? 15 ba ngayon? Yeah, September 15, 2021, araw ho tayo ng Wednesday. Simbang Baklaran ho, ha? Magandang umaga ho sa inyo. O, ready na kayo? Bukas ho, alert level 4. Ano ho ba ito? Mamaya ho, sana maliwanagan natin kung ano ho itong alert level 4. So much has been said, pero to make the long story short, it seems na ito ay MECQ. Pero, meron hong mga konting negosyo na bubuksan. Meron yatang konting mga negosyo na luluwagan. Hindi ba? Kagaya ho ng mga dine-in, I think meron ho yatang konti. No? We were not sure. 102. 102 days before Christmas. O, anong ibig sabihin? Anong ibig mo sabihin? Yes. O, 102 days before Christmas. Di ba? Parinig ba ito? Anyway, huwag kayong magalala. Uy, kamusta yung water dispenser natin yan, ha? Ayos ba? Anyway, yun nga, yung sinasabi ko, I think it's short of saying it's MECQ, no? Pinaano lang para madali raw hong maintindihan. So, alamin ho natin, ano ho ba ang do's and don'ts dito sa Alert Level 4? Ito ho sa Metro Manila. As far as my understanding, Alert Level 4, ang buong Metro Manila, correct me if I'm wrong, ha? Pero ang pagkakaintindi ko, sa isang syudad, sa isang barangay, sa isang lungsod, pwede ho magdeklara ang LGU na total lockdown ang isang lugar. Kumbaga sa ulan eh, manaka-naka. Hindi ba? Manaka-naka. Hindi ho totally packed. Lockdown ng buong lungsod, lockdown ng buong ano. Hindi ho ganun. Dahil, sabi nga ho nila, kung isang kalsada lang ho ang medyo talagang mataas ang pila, yun lang ho ang kanilang isasara. Yun lang ho ang kanilang ilalockdown. So, titignan ho natin ano ho ang magiging kalakaran po dito sa bagong panuntunan, which will start incidentally tomorrow. Meaning that will be at 12:01 mamaya. Ha? 12:01 mamaya. Birthday pala ni Bragi Braganza ngayon. Yung station manager ng 97.9. Hindi ba? Home radio. Si Bragi Braganza. Ayan, birthday ho niya pala today. Happy birthday, parin Bragi. Mabuhay ka. May you have many more birthdays to come. And may you have many more good music to air. Ayan, si Bragi Braganza ng 97.9 Home Radio. Siyempre, pinabati rin ho natin lahat po ng mga disc jockeys sa lahat po ng mga himpilan ng mga kaibigan natin. Nandiyan po yung Tony Aquino, nandiyan po yung Richard, DJ Richard Enriquez, di ba? Yung kasama natin sa 95.5. We're classic music member. Lahat po yung pinakikinggan natin. Siyempre, dahil lahat po yan eh, lahat naman yan, magkakaibigan yan, paglabas ng istasyon eh. Para hong ano yan? Para hong mga basketball team yan, PBA, NBA, be it as it may, panatan ho yan sa court. Pero paglabas ho niyan sa court, eh magkakasama ho yan. Kumakain, umiinom, nag-good time. Ganyan lang ho. I mean, we call that friendly competition. Di ba? Friendly competition. Competition on the air lang. Okay lang yon. But you know, other than that, wala ho yung ano, wala ho yung mga inggit-inggit, yung mga ganun-ganun. Wala hong ganun, wala hong ganun. Eh, pero na lamang sa iba. Eh, meron hong iba rin eh, ayoko na magkwento. Meron hong iba rin eh, meron pa nga ho dyan, nagpapanggap eh. Kaya mo na, at least wala naman akong binam. Anyway, going back to the alert level 4, eh, sana ho hindi magkalituhan. Dahil malaki ho ang papel dito na gagampanan ng Philippine National Police and the barangay for that matter. Di ba? And the barangay for that matter. Plain and simple, ang layunin po nito eh, i-confine ng isang lugar, isang building, isang bahay, isang gusali sa isang lugar kung meron po magpapasip dyan. Layunin po nito, main purpose of this is para ho hindi sila lumabas, hindi ho sila magkalat, and at the same time, hindi ho sila mahawa o mahawa o makahawa. Diba? Yun lang ho naman yan. Pero sabi nga ho, ito ho'y mabigat. Ito ho'y kinakailangan na ho ng kooperasyon ng lahat. Dito po sa lumalala ng Delta variant, and who knows, ano? Pero wag naman sana na, na magkaroon po ng
Ano, magkaroon ho sana ng ano, ng solusyon itong sinasabing pagbabago ng ating ano ng ating sitwasyon sa mga sumandaling ito, because well, to make the long story short, hindi lang ho sa Pilipinas ganito ho talaga medyo nagkakaroon ng problema, no? It's worldwide. At marami ho talaga ang gobyerno na marami din ho talaga ang hindi malaman kung anong kanilang gagawin. Dahil nga ho, sabi nga ho ni paring Willie Revillame, hindi ho natin nakikita yung kalaban. Di ba? And I'm sure ang ating pong pamahalaan, ang ating pong local government unit, ang ating pong MMDA, for that matter, is at the helm of doing their best para ho mapagsana po itong pandemyang ito na, sabi nga nila, it is here to stay, part na ho ng buhay natin to. So siguro, hindi man ho dumami, mapigilan lang po natin ba yung paglala? Mapigilan lang po natin yung pagdami? Malaking bagay na ho yun eh. How can that be done? Di ba? Of course, there is the government. Number two, there is the community. Nandiyan po ang tao. Dapat po dalawa po lagi yan. Dapat po dalawa po silang nagtutulungan. Hindi lang po isa. Hindi ho uubra ang isa. Di ba? Hindi ho uubra ang isa. Yung mga ginagawang mga hearing na yan, let's leave it to them, do their job, igiit ng Pangulo yung kanyang karapatan, that's good, walang problema yun. Magpapaalam daw sa kanya yung mga cabinet member, it's in the Constitution, karapatan ng Pangulo yun. Di ba? Dapat lang. As far as the Senate naman is concerned, it's a good thing you're doing your job. Di ba? Okay lang yun, ginagawa nila. Trabaho po nila yun eh, ayos lang yun. Now, be it as it may, tignan ho natin kung ano magiging resulta. Pero hindi ho natin maialis. Ang dalawang panig ho, may kanya-kanyang karapatan. Ang dalawang panig ho, may kanya-kanyang sariling katwiran. And I'm sure, these two branch of the government ay hindi naman po gagawa ng bagay, hindi naman po magsasabi ng bagay na labag sa kanilang sinumpaan tungkulin, labag sa kanilang sinumpaan na gagawin. Di ba? So okay lang yon. Eh, kalimutan na natin yon. Medyo high-polluting na yon. Basta sa akin lang, and I'm sure the President will agree with us, will agree with me, may kasalanan, parusahan, may anomalya, di ba? Tapusin po yan. Di ba? Ganun lang ho yun. So, igiit ang kanilang karapatan as long as it is within the Constitution, it is within their legal rights, go ahead. Walang problema yun. Di ba? Yun nga lang, tanggalin na yung personalan. Huwag na hong ganun. Ako'y bilib ho ako at mahirap din ho, hindi rin ho madali ang trabaho ng Senado. Talagang pinagpupunyagian po nila yan. Talagang they're doing the research work. Kung may makikita naman talagang mali, dapat pong itama. Di ba? Kung may makikita ang kabilang panig, ang executive branch na may mali, itama. Di ba? Mag-jibe ho sila. Magtulungan ho sila. Actually, yan naman ho. Ano lang yan eh. Baka dyan lang yan. Pero sa labas ho, magkakaibigan din po yan. Anyway, going back. Inaalam na po ng... Actually, ang Mandaluyong, for that matter, maganda yung ginawa ng Mandaluyong. Sa pamamagitan po ni Kajim Isidro, nagkaroon po sila ng pagpupulong sa mga barangay kung ano ang dapat gawin. Dapat may konting ganun eh, no? May konting briefing, may konting instruction sa mga barangay officials kung ano ang dapat gawin. Dahil, you know, baka... Huwag naman sana, no? Mamaya, dumating na naman sa puntong magtatalo, mag-aargumento, hindi ko alam yan, hindi ko alam to, hindi ko alam na bawal yan, yung mga ganon. At higit sa lahat, dapat po malaman ng mga barangay officials kung ano ang dapat nilang ipatupad. Ano ho ang dapat nilang gawin at ipatupad at i-apply during the time that they will be or we will be under alert level 4. Di ba? You know, maganda rin. Para wala hong diskusyon, wala hong argumento, wala hong problema. Di ba? Ito naman ho, hindi para sa atin, sa isang tao lang eh. Ito naman ho, hakbang na ito, hindi ho para sa ilang tao lang eh. Ito ho ay para sa atin lahat. Ito ho ay para sa atin lahat. Kaya nandyan nga ho ang palaging paalala natin. Lagi pong paalala even the government. Lagi pong paalala ng mga opisyal natin. Sundin lang ho ang minimum health protocol. Yan po ang number one at ang inyong unang panangga laban po rito sa COVID-19. Hugas kamay, iwas sa maraming tao, ang importante, face mask at face shield, at syempre ang bakuna. Nandiyan ho ang bakuna.
Huwag ho kayong maniniwala sa kung ano-ano lumalabas sa social media. Napakarami pong fake news ngayon. Babiktima ho si Manila Mayor Isko Moreno. Yan, fake news na yan. Ngayon, ano, hindi raw tumatanggap ng mga may COVID sa Maynila. Hindi ho ganun. Hindi ho ganun. Tumatanggap nga ho ang Maynila ng ano eh, ng hindi taga Maynila na magpabakuna, magpaswabing eh. Di ba? I think ngayon, yung sa Luneta, bukas na naman, no? Everybody welcome. Paparehistro nga lang kayo. Para may sistema. Para may, hindi pwede yung Alaverde. Paparehistro ko kayo. Hindi ho pwede yung barabarabay. Di ba? Ayos yun. Eh, alam nyo, sa mga panahon ho ito, eh, marami ho ang nagsasamantali. Nakita niyo yung Tosilis, ano yun? Tosilis Sumab. Eh, di ba? Ibinibenta ho ng daan-daan libo. Parang, hindi ko alam, ano, wala naman ho akong tinutukoy. Pero doon ho sa mga gumagawa na gano'n, ano ho kaya ang tumatako sa utak nila? Mamatay kayo sa hirap, mamatay kayo sa gutom, basta kami kikita. Parang ang hirap po isubo ng pagkaing bibili nyo na galing ho sa gano'ng pamamaraan. Ewan ko, ang hirap po isubo nun, yung galing sa illegal, parang, hindi, I don't know, and then you will tell your children na, uy, kain kayo, masarap ang ulam natin ngayon. Bumili ako ng ganito. It's yung bakay na everything. Parang, I mean, you know, marami ho tayong mga kababayan ganun eh. Pero hindi, marami rin ho namang kababayan. Buti na lang, meron tayong mga kababayan na concerned. Yung mga tinatawag na concerned citizen. Sila ho mismo nagre-report sa mga kinaulat. May ganito rito, may ganito doon, may ganito rito. Ipinagbibigay alam ho nila. Meron din ho silang tinatawag na malasakit. Hindi ba? What is the alert level that we are talking about? Nasa linya ho natin si Undersecretary Jonathan Malaya. Yusek, Malaya, magandang umaga po. Si Vic Lima. Yes, Sir Vic, magandang umaga po sa inyo. Hello? Magandang umaga. Kamusta ho kayo, Yusek? How are you? Looking good? Guwapo pa rin? Salamat po. Okay naman po. Naghahanda po tayo dito sa papalit ng ating quarantine classifications to the alert level system. Okay. Ang Metro Manila ngayon is under what level alert? Alert level. Okay. Magsisimula po bukas, no? Magsisimula po bukas kasi bukas nga po yung implementasyon nito. Tayo po ay nasa alert level 4. Okay. Ano ho ang katumbas ng alert level 4? MECQ? Opo, ganito po yan. Hindi po natin pwedeng ikumpara doon sa luma nating sitwasyon dahil ang sistema po kasi, yung ating quarantine classifications, luma nating quarantine classification, ay ang basihan po noon ay ang healthcare utilization lamang. Okay? Ngayon po, dito po sa ating bagong sistema, dalawa na po ang pagkukunan ng datos at ang DOH na po ang siyang magbibigay ng mga alert level. At ang basihan po niyan ay yung case data or case transmission, yung mga ADAR, no? Yung ADAR, yung PWGR, no? At yung healthcare utilization rate or yung total bed, total ICU bed capacity and utilization. So, imbis po na every 2 weeks na ang IATF ang magbibigay niyan, ang DOH na po at weekly na po ang kanilang classification na ilalabas sa atin sa dito sa Metro Manila. At ang isa pa pong kaibahan nito ay doon po sa dati nating quarantine classification ay lahat ng industry apektado. No? So pag nagkaroon po tayo ng nagkaroon po tayo ng MECQ, lahat po apektado, no? Pero nakita po natin na masama po yan sa ating ekonomiya. So, ito pong ating alert level system, mas targeted po ito. Targeted po ito doon po sa mga tinatawag nating 3Cs. Yung closed, yung covered, at yung close contact activities. Doon po tayo ngayon tututok. At yun po ang ipagbabawal natin kasi yun po ang tinatawag nating high risk na mga activities. Ibig sabihin, sa alert level 4, USEC, meron tayong mga pagaganahing negosyo na hindi natin ginawa dun sa lumang quarantine status. Tama po. Tama po yan. Ang dami pong allowed, no? Ang dami pong kaya. Ang approach po dito ay lahat po ay allowed unless prohibited. Ganun po, no?
Oo. Baliktad po dun sa CQ natin. Dun po sa CQ natin, lahat ay pinagbabawal unless prohibited. Right. Dito naman po sa alert level system, lahat pwede maliban na lamang yung mga identified na 3Cs activities. Okay. Yung mga, like for example, what you said? Oh, for example po, under alert level 4, bawal ang 18 below and 65 up na lababas. No. Ngunit pag alert level 3, allowed na po yan. Allowed na po lumabas yung 18 below, 65 up. Alert level 2, allowed na rin po yan. Alert level 1, allowed po yan. Hindi po gaya nung dati na bawal the entire time ang 18 below and 65 up na lumabas. Yeah. Provided na ang mga taong dapat sana ay pwedeng lumabas ay nakapaloob doon sa area na ila-lockdown. Because we are talking of, kunyari, isang building may nag-positive. Hindi naman natin ika-close yung buong building eh. Yun lang floor concern, right? Okay. Okay. So, sige po. Dumako naman po tayo sa granular lockdown. Hindi po, granular lockdown po ay pwede po yan kahit anong alert level. Okay? Kahit anong alert level, pwede po yan. Ngayon, kaya nga po tinatawag na granular lockdown dahil maliit lamang. Napakaliit. Granule. Okay? So, granule. Parang kape. Parang kape. Okay. So, ng kape, yung iniinom kong kape. Okay. So, pwede po na kung isang building yan, pwedeng isang floor lamang. Pwede nga yung mismong unit lang na yun eh. Pwede yung mismong unit lang. Pwede yun lang ang i-lockdown natin. Kasi nga, the smaller the better. Okay? Para po mas konti yung maapektuhan. The rest ng mga nakatira doon sa building na yon can go about their normal lives. At para makapagtrabaho, kumita, at hindi mahirapan sa panahon ng pandemya. Parang ang purpose natin dito, Yusek, correct me if I'm wrong, hanggat maaari, maging konting-konti lang yung apektado. Maging konting-konti lang yung iko-confine natin, ika-quarantine natin, and the rest, we will give them the chance to work, to move, and to do whatever they want. As long as na walang positive sa kanilang lugar, sa kanilang building, sa kanilang bahay. Tama po yan. Kasi nga po, lumalabas sa datos din. Ano, isang taon na po tayo, lampasang taon na po natin ginagawa itong pandemya na ito. No? 80% ng mga kaso ay nangagaling lamang sa 11% to 30% of the barangays or all across the country. So, hindi po natin kailangan isara ang buong region or buong LGU. Doon po tayo tumutok sa mga lugar na mayroong active transmission, yung mga lugar na tinatawag na critical level. Provided po na sana po ang ating mga kababayan ay mag-cooperate dahil survey, alam mo naman. Hindi po natin pwedeng bantayan. No? Lagi po kasing ang takbo ng utak ng tao, gobyerno, police, mag-enforce, barangay. Pero kung tayo po mismo ay pataway, alam na natin may sintomas, papasok ka pa sa trabaho, eh problema po talaga yan. Oo, so all of this depends on the cooperation of the public. Oo. So this time, naintindihan ko na ngayon, this time, malayong-malayo nga to dun sa ECQ, no? Dun sa lumang quarantine, no? Na talagang ECQ, pak! Sarado yung buong lugar. But this time, no. Kailangan pinpointed yung area na medyo may problema at doon i-concentrate yung batas na pahiiralin under the new alert level. Tama po yan. Naramdaman po kasi natin na sobra na po ang dagok nitong pandemya sa ating ekonomiya. Well, hindi lang naman po sa ekonomiya ng Pilipinas, sa ekonomiya naman ng buong mundo, no? The entire world. Oo. So, naghanap po tayo ng mas targeted and focused approach, no, dito sa ating quarantine system. And lumabas din po kasi noong huling ECQ natin noong last month, no? Tama ito, ba? Nitong huli, itong huling ECQ natin na dahil sa kagustuhan natin mabuhay na yung ating ekonomiya, ay gumalaw pa rin yung tao, no? Yung mga apor pinagalaw natin, yung mga public transportation hindi natin binawasan kasi kung maalala mo Sir Vic, no, last year kahit walang jeep, no, walang bus yung last year, no, pero this time nag-allow tayo ng public transportation
medyo mahaba-haba yung listahan natin ng APOR. So parang hindi naging effective yung ating ECQ itong huli, no? So and we can no longer afford wala talaga walang effect. Oo. Okay, we can no longer afford to keep on providing ayuda, no? Almost 11 billion po ang ipinamigay natin sa NCR sa ating mga kababayan. And if we keep on doing this every month, wala na pong may ibang pondo para sa ating bansa. Kung lagi na lang pong kahit mayaman na LGU, mauubos kapag ganyan forever ang lockdown. Tama po. So, ito po yung malaking debate sa IATF, no? Kaya nga may nag-leak na video doon, no? Na ginugusto ng mga health HPAC na mag-lockdown na naman, no? At malaki na po ang opposition nito mula sa NEDA, mula sa DTI, sa lahat po ng ahensya ng gobyerno. Na it's about time maghanap tayo ng panibago approach. Hindi pwede yung lockdown ng lockdown na lang. Pero dapat din naman, alam nyo, sabi ko nga sa aking programa palagi, Yusek, hindi na ho maganda uga-uga ang gobyerno. Ang presidente, hindi na ho maganda uga-uga kung paano ang gagawin. Yun sanang mga pasaway na iilang mga Pilipino, sana yun ang natin eh. Yun ang bigyan pansin natin. Wala, Yusek, nakikita nyo naman siguro, laman din kayo ng kali, nagda-drive din kayo, lumalabas din kayo. Nakikita nyo naman, napakarami yung Pilipino talaga na medyo, matigas ang ulo eh. Diba? Opo, totoo po yan. Kaya kami po sa DILG, starting tomorrow, strict enforcement po uli tayo. No? Strict enforcement po tayo ng lahat ng minimum public health standards, no? We will again through Secretary Anyo will give a directive to the Chief of the Philippine National Police na paigtingin, hingin po namin ang tulong ng mga LGU na buhayin yung mga task force disiplina nila, yung mga barangay disiplina brigade. Kailangan po natin bumalik doon. Let's make this alert level system work. Kasi ito na po yung pinakamagandang naisip nating paraan para mabalansi ang ekonomiya at ang ating kalusugan. Ibig sabihin, starting tomorrow, ang barangay pwede nang mag-survey kung anong mga lugar doon ang i-recommend nila sa LGU na i-lockdown nyo ito, may mga positive dito, and then LGU will implement that. Pwede na sila mag-umpisa bukas mag-survey. Pwede po. Actually, Sir Vic, ito namang alert level system ay matagal na po, ito pong granular lockdown, apo. Matagal na po itong ginagawa ng mga LGU. Okay? So, they will just continue what they're doing. Sila naman ay merong city health office. Meron namang epidemiological unit dyan na nakakaalam sa mga datos kasi dyan pumapasok yung mga results ng mga tests galing sa testing laboratory at galing sa DOH. Makikita nila doon kung nasaan yung clustering. So, ang LGU naman ang merong hawak sa contact tracing. No, sila ang nagpapatakbo at nagsusupervise ng contact tracers nila at yung mga contact tracers galing sa DILG. So sila yung may authority no to aggressively do contact tracing, active case finding, lahat po yan. So they know the situation on the ground. Pag may nakita po silang lugar na merong critical na situation na merong clustering, they can immediately declare a granular lockdown. Oo, ibig sabihin, the moment they find out kung saan yung lugar na yan, lockdown kagad yan, no in, no out. Yes, para po sa akin, no, kasi nga ang granular lockdown ay maliit lamang. Kailangan po yan immediate. Kasi nga po, pag nagbigay tayo ng maagang warning, mag-aalisan po yan. Mag-aalisan dyan sa bahay na yan. Magpupunta sa kung saan. So para po sa akin, it defeats the purpose kung merong prior announcement. Pero ang usapan po namin sa DILG at sa Metro Manila Council, sila na po bahala kung they will give advance warning or if they will just impose it. Nasa kanila na po yung authority niyan because they understand. Depende po siguro kung malaki yung lugar, no? Kung buong subdivision ng kanilang ipapasara, they may give advance warning. Pero kung bahay lang naman, dalawa, tatlong kabahayan, pwede na pong immediate na lockdown yan. Oh, so
siguro sa mga kababayan natin, huwag po kayong magugulat kung from time to time sa lugar ninyo o sa isang lugar, may makita kayo mga pulis na nakastambay at nagbabantay. Di ba? Yes, tama po yan. Dahil nga po, meron tayong monitoring ng sitwasyon naman ng COVID, nalalaman ng inyong LGU. At kahit po sila, alam, I'm sure alam nila yan. No, yeah. Na may nag-positive sa kapitbahay, may nag-positive sa compound nyo. So pag nangyari po yan, expect na most probably ay merong aksyon. Opo. Alright. Yusek, ako maraming salamat sa inyong oras. Alam kong kayo busy-busy pero mag-ingat po kayo ha. Bawal magkasakit. Hindi ho tayo pwedeng magkasakit. Di ho ba? Maraming salamat din po. Doble imarap din kayo, Sir Vic. At mabuhay po kayo. Mabuhay po kayo, Undersecretary Jonathan Malaya, Department of the Interior and Local Government. Maliwanag. Granular. Butil-butil. Manaka-naka. Pabugso-bugsong lugar. Hindi ho sa isang barangay kung meron, buong barangay ila-lockdown. Kung sa isang barangay may isang dalawa, tatlong bahay, dalawa, isa, dalawa, tatlong bahay lang. Ang effect of... Fine, that's okay. Kailangan eh. Kailangan eh. The most effective way that they can implement this in a way na meron hong pwedeng kumilos, meron din hong pwedeng magtrabaho. Hindi ba? Ganun ho yun. Kung dati ho, ganito ang lockdown, tapos ang apektado lang dito sa area ng ganitong kalaki, ito lang. Dati, ganito ho ang lockdown kasi meron hong isang ganito eh. Ngayon ho, ganun na lang, ito na lang. So these people here can move. Pero doon naman ho sa mga papayagan at may kapahintulutang magtrabaho at lumabas at negative, mag-iingat po kayo. Hindi ho pwede naman yung, hindi kami naka-lockdown, okay kami. Mga ganong mentality, no? Marami ho tayong Pilipino talagang napaka-tino, eh. Napaka-masunurin talaga, eh. Talagang may nakikita nga ako, nakadalawang face mask, eh. Naka-face it ako. For that matter, once in a while, nagkadalawang face mask ako. At medyo magpupunta ng grocery, pupunta ng kung ano man ang bibili. Mall, siguro, kung may importante ang bibili. Idoble yung face mask, eh, face shield. Mahirap ho talaga. Lalo na ho yung mga mall ngayon na hindi ho nakatodo yung aircon, hindi ho binubuksan yung aircon. Ang hirap pong huminga. Now, I don't know if these establishments are trying to encourage people from coming in. Pero ang hirap po, lalo na sa mga senior citizen na tulad namin. Naka-double mask ka, naka-face shield ka. Galing ka ng kotse mo, naka-aircon ka. Paglabas mo, nag-moist. Nakakatakot maglakad. Ang hirap maglakad. Baka matalisod ka, matapa ka. Hindi ba? Ayun lang ho yun. Siguro, each and everyone should do their part. Para ho, pakasakaling sa lalong madaling panahon eh, mapababa ho natin yung numero. Please lang ho, magtulungan tayo. Pabalik ho ako, it's already 10:35 in the morning. Ito po ang Servicio La Voz, George Dos, ako po si Victor Leon Lima. I will be right back. Servicio La Voz, sa 882. Tuloy ho tayo sa ating palatuntunan, Servicio La Voz, sa 882. Huwag niyo kakalimutan ha. Kung meron ho kayong pagkakataon, magpunta na ho kayo sa bakunahan or magparehistro na ho kayo para makapagpapakuna. Dahil sooner or later, sabi ho sa, ayan po, sa crawl ng DWIC 882, pagpapakuna sa general public, posibleng simulan sa susunod na pan. That is well and good. Maganda hong balita yun, yung bang open na. Kasi sa ibang bansa, tulad ng Amerika yata, punta ka lang ng drugstore, mababakunahan kayo. Yung mga ganun, sana ho dumating tayo sa ganun punto and at the same time, matapos na ho itong diskusyon sa booster. Kasi marami na ho, I for one. Pwede nga lang ho araw-araw magpapakuna. Bakit hindi? Pero kailangan ho bigyan natin ng pagkakataon. Yun hindi pa nakakapagpapakuna. Yun ho ang first and foremost. Yung pang walang makapakuna, mabigyan po natin ng pagpapakuna yun. Now, what I want to suggest sana, kung pwede po, kung inyong mamarapatin ang inyong abanlingkod, magkaalam-alam na ho talaga kung sino yung ayaw magpapakuna para yung kanilang islap maibigay na po rin sa talaga nagpupursiging mapakunahan. Doon po nagkakaroon ng delay. Not to mention yung pang-scarcity ng supply ng bakuna, yung bagal ng pagdating. Hindi ko nga ho alam eh, ang dami yung sinasabi na bilyon-bilyong bakuna ang darating eh. Kailan ho kaya? Hindi ba? Bilyon-bilyong bakuna. So dapat ho eh, ma-utilize na ho yung mga bakunang yan. Hindi ba? Eh, nagkakaroon na ho ng katanungan nga ho dito kay Vaccine Sir Carlito Galvez. Tuwing makikita ho natin, milyong-milyong bakuna ang darating eh. Ay sana ho yan ho ay mapamahaging equally.
Dahil magkaalam-alam na ho, sino ho yung talagang will never let themselves to be vaccinated. Lagay na ho natin yung islat. Sa kagaya ho, saan ho ba yung ano, yung hindi walang pakunahan ngayon? Umaalma ho yung mga tao. Ha? Dahil wala hong bakuna eh. Umaalma yung mga tao dahil nag-leave. Schedule ho nila today. Today yata yan hanggang 19 eh. Kung hindi ako nagkakamali. Nakalimutan ko yung lugar eh. Schedule nila yan today hanggang sa 19. Walang bakuna. So, maghihintay na naman ho sila ng ano. Maghihintay na naman ho sila ng schedule. So what is that? Magli-leave na naman ho sila. Eh may patakaran yata ngayon. No work, no pay. Even when your place is under quarantine, your place is under lockdown, no work, no pay. Kawawa ho yung mga empleyado talaga eh. Kaya kailangan talaga balansin eh. Bagay, meron ho yung ibang kumpanya, kahit may work ka, walang pay eh. May ganun eh. Di ba? Yung pang kumakalusot, lulusot. May ganun. May ganun kumpanya. Eh, kawawa ho yung mga ano nating no work, no pay. Kung sila ho yung under restrictive, under restrictions na hindi ho pwede lumabas, eh, talo ho talaga yung mga kababayan ho natin. Talo ho talaga yung ating mga nagtatrabaho. It's a good thing now. Sinasabi nga ho, eh, pwede ho manumbalik ang 150,000 hanggang 200,000 mga trabahante, mga trabahador, sa pagbabago po ng ating quarantine status. So, itong alert level na pinag-uusapan natin, meron ho kasing ibang mabubuksan eh. At meron ho talagang magiging movement ang ilang mga tao. So more or less, we are expecting around 180 million a week na additional income. Maliit po yun kung tutuusin. But at least, umaangat ng konti, di ba? Gumagalaw ho ang ating ekonomiya. Yan po ang pinakamaganda rin. Hindi po kagaya dati na pag sinabing, pak, lockdown talaga, walang lalabas, walang gagalaw, in and out. Okay. Ganun ho yun. Hindi ho natin malaman kung paano ho talaga ang gagawin ng ating pamilya. Anyway, yun lang ho. Mag-ingat po tayo at hindi po tayo talaga pwede magpa-wardi-wardi. Hindi po tayo talaga pwede mag-relax at this time sa mga panahong ito dahil dangerous ho talaga. Nakita nyo naman ho. Sabi nga ho ni Chairman Abalos, narinig ko kanina eh. Ang bagsik ho nito mga variant na ito eh. Right at a given time, for a very short time, pwede kang tamaan. Hindi ka pwede... Pwede kang tamaan. Kaso ang pwedeng tamaan, you know, times 8, times 9. Ganun ho kabilis. Kaya importante ho talaga. Eh, kaya sinasabi ho ng mga, kahit ang mga dalubhasa nga, eh, hindi ho sila payag dito sa pagluluwag na ito. Eh. But you know, what can we do? I understand the plight ng ating mga frontliners. Nagkakaroon na nga ho ng problema ang Philippine General Hospital for that matter. Hirap po sila. Dahil yung pong 25 doktor nila yung nagbitaw doon nila, 20 pa. O nag-end ng contract, eh iilan na lang ho ang doktor. Example pa lang ho yan, yung Philippine General Hospital. Paano po yung mga ibang hospital, be it private or public, na overwhelmed na po yung mga ano, yung mga frontliners. Rindin-rindin na po sila. Sa dami ho ng pasyenteng kanilang hinahawakan, nagkakandahawa-hawa na rin po sila. Eh hindi ko maiaalis sa kanila na talaga mag-isip po ng ganun. Dahil unang-una, hindi lang ho yung katawan nila iniisip nila. Iniisip po nila yung pamilya nila. Yun po ang matindi ron. Yun po ang malupit doon. Yun ang masakit doon. Di ba? Siguro sa mga panahong ito, eh, kalimutan muna natin yung ano? Yung, well, bagamat hindi ho natin mayaalis, ayaw mo natin na, sa ayaw mo ho natin sa gusto, eh, talagang next month, eh, wala na, filing of candidacy na. So expect itong buwan na ito, eh, magkakaroon na ho ng ano yan, rigudon. Kung sino ho ba talaga ang tatakbo, sino ho ba talaga ang nagkukunwaring tatakbo. May mga grupo na ho umuusbong para ho ihikayatin ang kanila pong kandidato na, ang kanila pong nais na maluklo na tumakbo. Diba? Meron ho mga ganyan ng grupo ngayon. Example was yesterday, nung na-interview po natin si Congresswoman Bernadette Herrera ng hukbong para kay Sara. Ayun ho, umpisa na ho yun. Hindi natin ho mayaalis. Diba? If they see it as karapat-dapat po ang isang tao na mailuklo, okay lang ho yun. Again, sabi ko nga, if it's within the bounds of law, do it. Diba?
sa huli naman ang taong bayan ho magdidesisyon yan eh. Sa huli ho naman ang mga botante ho magdidesisyon yan eh. Di ba? Tayo hong mga botante ang magbibigay sa kanila ng kapahintulutan para ho manungkulan sa susunod na, para sa susunod na ano, na gobyerno, sa susunod po na papalit sa gobyerno. Di ba? At siguro ho, alam nyo, napakaganda nga ho, sinasabi ko eh. Napakaganda ho ng ano eh, ng preparasyon ng mga kandidato ngayon. Bakit? Nakikita po nila ang problema ngayon. Ang problema nung nakalipas na administrasyon, ang problema nung nakalipas pa ng administrasyon, at least now they know what to do. They can handle that. Pwede ho nilang harapin yan. Pwede ho silang mag-strategize, gumawa ng estratehiya kung paano ho nila isasama yan sa kanilang platforma de gobyerno, sa kanilang platform of government. Ito hong ganitong problema, ito hong ang gagawin ko. Yun, ganun sana, may alternative. Di ba? Napakaganda ho ng pagkakataon nila ngayon. Sa dami ho ng problema natin, itong administrasyon, nakalipas na administrasyon, and all the administrations in the past. Maganda ho ang bentahin nila dahil pwede ho nilang itakil yung problema ngayon. Di ba? Sigurado yan, magkakaroon ng mga debate-debate. I'm sure the media, kung sino man ho magkoconduct ng debate-debate niya, kung sino man ho ang magagawa ng debate-debate yan, they can ask specifically kung ano yung nakita nilang problema at ibabato nila doon sa kandidato. Na dapat ito sa sana ho naman, e masagot ng matuwid ng mga tatakbo. Diba? Yun ho ang bentahe doon. Diba? Siguro, dapat by this time, I'm sure pinag-aaralan na ho nila yan. Eh, alam niyo naman, no, nandyan ho ang ano eh, nandyan ho ang mga political strategies eh, na kailangan natin. By the way, wala lang tayong oras, tignan natin bukas. Pero I think Mr. Lito Banayo, one of our good friends, is already with the Manila ano government. Di ba? Nasa ano na ho yata siya, sa poder ni Yorme Isko Moreno. Kasi gusto natin din kapanayam eh, pero wala na ho tayong oras. Let's see tomorrow. Tungkol po rito sa mga fake news. At yung mga plataforma ho, yung mga programa ho na ipinatutupad ng lungsod ng Maynila. And for that matter, may paiba ho mga LCU. Tingnan ho natin. Be it tatakbo ka o hindi. Tingnan ho natin kung ano ho mga proyektong kanilang ginagawa. As usual, ang ating pong daily report from Batangas. Alamin po natin ang latest sa Batangas. Mula po kay Mar ulit. Mar, ano balita? Magandang umaga kasamang Vic. Ito nga, merong isang aksidente na ganap kahapon dito sa bayan ng Rosario, Batangas, na kung saan isang motorsiklo ang dineklarang dead on arrival matapos itong sumalpok sa isang bus dito sa Rosario. At ito ay patay agad, no? At patay sa ulat ng Rosario Police. Kinilala ang rider na si John Manuel, 21 anyos ito, at kung saan ay sumalpok ang kanyang lulang o motorsiklo sa isang Daewoo bus na minamaneho naman itong nagngangalang si Ramil Maglasang mula sa kabilang bahagi ng kahabaan ng highway dito sa San Ignacio, dakong alas 9 ng gabi. Namatay agad ang biktima sa natamong fatal injuries mula sa insidente. At kasabay nito kahapon ay dumalaw din ang pampansang general kasamang General Guillermo Iglesias dito sa Batangas. At siya ay umikot sa ilang mga police station at probinsya ng Batangas dito, particular sa Batangas Police Office. At inaalam itong mga sitwasyon at kalagayan. At pinapalakas nga itong ating mga kapulisan sa kanilang ginagawang krimen o laban sa krimen, kriminalidad, laban sa droga, gera sa droga. At isa rin sa naging pag-uusap dito ay yung paglalagay nga ng body cam ng mga pulis. Ano niya, hindi niya kayang mabitian lahat ng body cam, bagamat inuuna itong mga kalunsuran kagaya ng Batangas City, Tanawan City, Lipa City at Santo Tomas City. At yung ilang mga mayor ng marap kay General Ilesar ay ito yung naging tanong nila, ano, kung kailan mabibigyan daw ng body cam. Dahil merong mga legitimate operation din sila, eh gusto rin nila na itong mga kapulisan magkaroon din ng body cam. At yun din yung... Tama yun, dahil kawawa rin yung mga pulis eh, pag napapagbintangan. So mabuti nung meron yung mga body cam. Actually, tagal na yan eh. Hindi ko alam ba't ni Panay pamimigayan. Eh, kailangan ng mga pulis na yan, lalo na sa ngayon. Pinaigting ng PNP pa ang kampanya laban sa mga illegal. Tama. At yun nga ang isa sa dahilan kung bakit umikot din si General Edesar dito sa lahat ng mga kabayanan at nalawigan.
particular sa Batangas at hinarap din siya ng ilang mga bukal. Kasama na rin ang Vice Governor, si Mark Leviste. At saka itong si ano, umarap itong presidente ng Mayor's League na si Mayor Ben Patron. At isa sa napag-usapan nga nila ay anong maitutulong din sa mga pulis natin sa bawat munisipalidad para kapag nagkaroon ng mga operation ay meron silang magagamit. At meron mga mayor na nag-donate ng mga motorcycle, NMAX ito, at ang ilan naman ay nag-pledge ng mga vehicle para dagdag suporta sa mga pulis natin na kung saan ay ayon na kay General Elezar, kulang na kulang pa rin. Sa Batangas ay may ratio tayong 1:1,000 and then merong lungsod na 1:2,000 pa. No? May mga ganyan. Grabe. So, malaki pa rin yung pangailangan natin kapulisan. So, yun ang isang dahilan kung bakit nag-iikot din kami sa ilang mga police station dito upang malaman din kung ano yung naging validation at naging pagsiyasat ni General ayon din sa kanyang mga kasamang opisyal ng PNP at itong provincial director nila dito sa Batangas sa kasamang big. So, nag-iikot kami at inaalam natin, medyo ang ilang mga kapulisan natin ay talagang mahigpit din yung mga checkpoint ngayon na ginagawa nila at utos na rin ang LG ito kasamang big. Hindi, tsaka alam mo, maraming trabaho ngayon ng mga pulis Not to mention yung mga krimen. Number two, yung mga lugar na dapat nilang bantayan kung yan man ay nasa ilalim ng whatever quarantine. At pangalawa, yung pag-iingat din nila na mahawa. Dahil sabi nga natin, Mar, tao rin yan, pwede rin mahawa yan. So mahirap din kumilos yung mga pulis Nakakaawa din di ba? Tama, kasamang big. At mga frontliners din kasi ating mga kapulisan. At marami na rin tinamaan ng COVID sa ating hanin ng mga kapulisan. Matindi ngayon ang virus sa kasamang big at sa aking pag-analisa talaga namang napakaraming tinamaan. Kahapon, bago kami pumasok dito sa auditorium na kasama si General Guillermo Eliazar, lahat ay sumailalim, mga mayor, media personnel, doon sa antigen test. At okay naman, sumalang tayo, negative naman, kasama natin ng ilang mga miyembro ng media. Okay naman kami at So every activity, katulad yan kahapon, nagpunta dyan si General Eliazar, every activity dumadaan sa antigen, ano? Dapat lang. Eksakto. At yun ang SOP ng ating kapulisan at ng Kapitolyo, kaya lahat kami ay sumailalim, pati mga mayor at lahat ng mga opisyal ay sumailalim sa antigen test. Mabilis naman ito, in 10 minutes ay naalalaman na kung positive o negative ang isang dumadalo sa ganito mga okasyon na kasamang big. Sige, mag-ingat kayo dyan, mag-ingat kayo lahat dyan. At yun din, ayon din kay Mayor Ben Patron, ang kanyang bayan ay sinalanta din. Napakarami pa nang nasalanta dito, mga poultry kasamang big at mga fish cages din. Kaya lang natin alaman kay Ben Patron, Mayor Ben Patron ng San Jose. Ito yung egg tray of the Philippines, itong San Jose, Batangas, kasamang big. At ito ang lugar na napakaraming itlog. At dito sa bayan ng San Jose, andito din ang mga baboy at mga manok, no? Kaya naapektuhan din sila itong malakas na bagyo si Jolina. So yan ang ating nakuhang report sa ating pag-ikot sa lalawigan ng Batangas. Marulete nagulat para simple lang may totoong lakas. DWIC. Maraming salamat, Marulete. Mula po dyan sa lalawigan ng Batangas. So nagpunta pala doon si General Elisa. Patuloy ho kasi kumiikot ito si General Eliezer Nag-iikot po siya dahil unang-una yung kampanya nga, doon siya imaupo bilang pa hepe ng PNP. Yung cleanliness sa mga presinto, ayun naman ay dapat lang. Para ho naman alam nyo, nung araw nung reporter ako, dami ko nakikita mga presinto talaga na susmariosep. Talagang malayo ka pa lang, maaamoy mo na hindi ka nais-nais So ngayon, at least yan ang number one ni General Eliezer. At syempre, yung mga bad eggs sa PNP. First and foremost yun, yung mga bad eggs sa PNP. Patuloy ko ang ginagawang paalala ni General Eliezer na talagang hindi po sila titigil hanggat hindi po naaalis at nabibigyan ng disciplinary action. Ito po mga bad eggs, yung mga masasamang damo, dyan po sa hanin ng pulisya. Dahil nga ho, may mga ilan lang naman ho yan. Pero marami pa rin ho tayong kapulisya na masasabi natin talaga naman nagtatrabaho at matitino. Kaya doon ho ako naaawa. Yung mga matitinong pulis, yung talagang tumutupad sa kanilang tungkulin. And then here comes a guy na kung saan-saan nasasangkot na kriminalidad, di ba? Parang, siguro huwag naman. At isa pa ho sa malaking balita ngayon na nagbigay na ho ng payag ito si General Eliezer. Ito hong sinasabing terroristic threat, terror threat
na nanggaling po sa pagpupulong ng mga bansa dyan po sa bansang Japan at mukhang nakasama po ang Pilipinas sa posible, huwag naman sana na kasama po dyan sa terror threat na yan. Dahil, you know, not to mention, meron po tayong, di ba, napag-usapan natin nung isang araw, napanggit po natin, di naman napag-usapan. Ito hong, yung epekto nitong nangyayari sa Afghanistan, di ba, hindi po natin makayaalis yan. Hindi po natin alam kung yung pong mga bansang tatanggap ng refugee, baka maapektuhan yan. Pero huwag naman ho. It's a good thing. Alam naman ho natin, at gagaya na rin ho na naging pahayag ni General Eleazar, wala pa ho naman yung mga threat na yan. Ready na po ang kapulisan natin. At maging ang Armed Forces of the Philippines at mga frontliners natin, pagdating po sa seguridad sa ating bansa, nandiyan po yan at nakatindig at nagbabantay. So tayo ho'y mag-ingat, tayo ho'y sumunod sa batas, sumunod tayo sa mga alituntunin, lalo-lalo na ho laban dito sa COVID-19. Mag-ingat po tayong lahat, bawal magkasakit. At tikit sa lahat, syempre, huwag po natin kalilimutan ang panalangin. Ako po si Victor Leon Lima, ito po ang Servicio Lubos 882. Susunod na, Attorney Ferdy Topacio Talas Aldivar. Yes, yes, show! Topacio, see you tomorrow! Servicio Lubos sa 882!